Kung in terms of narrative, ang pinaka-tricky dyan yung pagbabalansin ng kung saan ako magiging fiction. Kasi malinaw naman na combination ng historical fact and fiction yung pelikula. So, palaging challenge sa akin yung eto lahat ng detalye sa libro, eto yung mga nangyari sa buhay niya, saan ako pwedeng mag-deviate from that para lang makatulong dun sa tema ng pelikula. And sa Goyo, may mga instances na I had to really explore a bit in terms of fiction para lang ma-express ko yung tema. Lalo na pagdating dun sa idea ng mortality ni Goyo. Kasi merong account dun sa libro ni Kalaw na parang you have this idea of Goyo of being a confident young man. Pero meron isang nangyari sa buhay niya na parang one night nag-swimming sila sa isang ilog. Tapos kasama niya si Vicente Enriquez, played by Carlo Aquino, and some other guy, dun sa libro ah, tatlo sila. Tapos parang pinagbabaril sila ng mga Pinoy soldiers kasi akala nila mga Spanish spies yung lumalangoy doon. Gabi yun, nag-swimming sila. Tapos according to Vicente Enriquez, yun lang daw yung time na nakita niya si Goyo na namudla at takot na takot. Sa buong buhay nila magkasama, doon lang niya nakita at takot na takot si Goyo. So parang yun yung naging susi para sa akin dun sa tema ng pelikula, which is yung idea na itong sobrang confident na guy na to, paano ko i-express yung realization na mamamatay pala siya. At na-realize niya na fragile pala yung buhay niya. So yung mga parts na yun, doon ako medyo lumiko papuntang fiction. Kung paano ko i-express yung takot na yun. Yeah. Sa mga actors, what makes your character, para sa inyo, what makes your character interesting or engaging? Ako interesting, nakaupo lang ako. Mas interesting yun sa kanila kasi gumagalaw ako. So, what makes, well, mabini kasi, di ba, like what you said, yung lumalabas, yung pagka-sublime niya is what comes out of his mouth. So actually, para sa akin, sa pelikula, marami sa sinabi dito na talagang maski kayo, malalim, matalim. Matalim yung mga pinitawan yung salita dito. Siguro yun yung what makes my character interesting. Siguro yung mga salitang binitawan niya. Dito sa pelikulang to, lalo na sa pelikulang to, medyo malalim. Kung Pilipino ka at di ka tinamaan, hindi ka Pilipino. Isang bagay na interesting dito sa character ko dito sa pelikula ay siguro yung journey niya of being a young general. We wouldn't say the best or the most fit for those appropriate situations. Pero yung journey niya from being like just having fun to hanggang dumating na yung parang it's wartime and parang kinailangan niyang gawin lahat ng kailangan para ihanda yung sarili niya at yung hukbo. Actually, napaka-interesting nung character ni Aguinaldo eh. Pero, galing yan kay Direk eh. After General Luna, talagang mas lalong naging interesting si Presidente Emilio Aguinaldo. Dati, ang alam ko lang sa kanya, bayani eh. Pero after General Luna, parang biglang nagkaroon ng maraming tanong at lalong naging interesting yung pagka-presidente niya. At maski na dito sa Goyo, interesting talaga. Kasi yun nga, napakaraming tanong, ayun nga kay Direk. So, sobrang interesting. Siguro sa character ni Quezon, what makes the character interesting in this movie siguro that hint of vulnerability. Hindi siya, he's very unsure. So may yung, there's no armor yet on him. There's no silver armor. So yung vulnerability na yun, sana nakita, konti yun